Sigurado ka ba sa pinaplano mo, ate? Kung hindi tayo kikilos, Hana, kay Jamie mapupunta itong asyentang to. Natural. Sa ating tatlo, siya naman talaga yung may karapatan dito sa asyentang to. Tayo, anak lang tayo sa labas. And that's the point. Kailangan natin gumawa ng paraan para sa atin mapunta to. Sa bagay, kailangan nating ingatan si Lola hanggat hindi pa niya nasasabi na tayo ang magmamana nito. At kailangang mabura ni Jamie sa mundo. Eh anong plano natin? Jamie? But why ka pa? Akala ko pa nawalan ka ng preno. Paano niyo nalaman? Ah! Tumawag yung driver mo sa akin. Oo nga eh. Nawalan ako ng preno kanina. Tsaka naayos ko din naman siya agad. Teka! Ituro ko kaya sa inyo yun. Para kung sa inyo mangyari yun, alam niyo kung anong gagawin niyo, di ba? Ah! Yes! Tama! Nalagyan mo ba? Yeah! Sige na. Dito lang ako. Hi, Jamie. Milk mo ah. Uy! Ikaw pa talaga naglagay niyan dito ah. You know what? Sobra kitang na-appreciate ngayon gabi. Thank you so much. Ayan. Sabihin mo welcome. Welcome. Oh, lakad ka na pabalik dito. Lakad na pabalik. Ha? Ano? Koron. Oh, Jamie, anong nangyari sa aso mo? Hindi ko kasi napansin na iniinom niya na pala yung gatas na binigay niya sa akin eh. Pagkatapos nun, hindi na siya humihinga. Bruno! Kawawa naman si Bruno. Dapat kasi ikaw na lang ang uminom, Jamie eh. Ah, ipabayat mo na lang siguro, Jamie. Failed lahat ng plano natin, ate. Hindi mangyayari yun, Han. Mayroon akong last option. Hello. Sakto, kakaalis lang ng target natin. Sinabi ko na sa inyo yung plate number tsaka kulay ng sasakyan. Kailangan hulog na hulog sa bangin, ha? Sige. Talino mo talaga, ate. Wala na? Good. Siguraduhin yung wala nang hininga yan, ha? Good. Ate? Hindi ka maniniwala sa nakita ko sa kusina. Ang halin. Halin ka, dali. Nakita ko si Jamie nagmumulto. Nasa kusina na siya. Di ba patay na siya? Jamie? Ba't ka nagmumulto? Hindi kami ang pamatay sa'yo, no? Nagmumulto ako? Patay na ba ako? Buhay pa ako! Buhay pa ako! Akala ko ba ipapavet mo si Bruno? Di ba umalis yung sasakyan mo? Pinahiram ko na lang muna yung sasakyan. Sino yung nakasakay dun? Si Lola. Kasi pupunta rin daw naman siya sa Bete, kaya pinasabay ko na lang si Bruno. Bakit? Sino nagtidrive? Nagtidrive? Hindi ba nabanggit sa inyo? Si mama mo? Bakit? Paano ko na-realize na pangit ako? Naalala ko dati, pinipicturean kami ng kaklase ko. Ang mga kasama ko is yung mga tinaguriang face ng classroom. Kumbaga sila yung mga magaganda, mapuporma, tinginin, ligawin, ganun. Tapos nung nakisali ako, sabi nung nagpipicture sa amin, "Huy, Shaira, umalis ka nga dyan. Panira ka eh." Nagtawanan lahat sila na parang may ibig sabihin na parang umalis ka dyan kasi ikaw lang yung pangit. So ang ginawa ko guys, umalis ako. Di ko naman siya gaanong binibig deal, pero hanggang ngayon pag naaalala ko, nasasaktad pa rin ako. Saka lalong nati-trigger yung insecurity ko. Nung first year high school ako, wala talagang gusto makipagkaibigan sa akin kasi hindi ako pasok sa standard nila dati.
Sino ba naman ako para ibarkadahin nila? Kaya lagi akong nale-left out. Pero sa kakapris ko sa kanila na tanggapin nila ako bilang kaibigan, binibit-bit ko yung mga bag nila. Dumating nga sa point na sa kakalibre ko sa kanila para lang maging mabait sila sa akin, nakulangan ako sa pamasahe. Tapos nilibot ko yung buong eskwelahan namin. Titingin ako sa kalsada, magbabakasakali na may maligaw na piso. Second year high school ako. Nangyari bang nagkikwentuhan sila, naisip nila na pagtripan ako. Pinaplano nilang gawin is i-suggest ako sa mga kalalakihan na ako yung iboto nilang muse. Ipapartner daw nila ako sa klasiko na hindi naman ka-Adonis yung mukha. Basta yung alam nilang mapagtitripan nila, yung alam nilang pagtatawanan nila, ganon. Ako yung naging muse kahit sobrang halata naman na napagtripan lang talaga. Ganon yung mga naranasan ko na nagpa-realize sa akin na hindi ako maganda. Dapat pala, kung hindi ka ganun kaganda, kailangan mo maghanap ng skills na may po-provide mo sa tao para hanapin ka nila. High school ako nung nagkaroon ako ng pinakaunang nobela. Tapos, dun din ako natutong mag-edit-edit, ganun. Alam niyo ba ang isa sa mga nakatulong sa akin na website para makapag-edit? Yung Is As Vocal Remover, sobrang useful talaga nun sa akin, be. Napaghihiwalay niya yung original na boses dun sa music. Kung halimbawa, gusto mo ng boses lang. Kung gusto mo naman ng minus one, ganun, pwede mo rin i-edit dun. Ito ang maganda. Kung gusto mo lang nakunin yung drum na sound, pwede niyang kunin lang yung drum part, yung guitar part, ganyan. Pwede mo talagang gawin dun sa website na yun. Kaya yun ang naging lifesaver ko habang nag-edit ako. Lalo sa mga estudyante, sa mga nag-edit ngayon, sa mga may project ngayon, itry nyo yun, hindi kayo magsisisi. At wala pang bayad, libreng-libre pa. If ever na walang minus one, be, yun ang gamitin mo. Ilalagay ko yung link sa bio ko para if ever na need nyo, ipipindot nyo lang yun, ha? So, balik tayo sa topic. Proud naman ako ngayon na sa pagiging pangit ko, medyo malayo na yung narating ko. Tsaka doon sa nagsabi noon na panira ako sa picture, be, ang dami nang nagpapapicture sa akin ngayon.